one thing about Neri na sobrang gusto ko is talaga she's a fast learner, parang ganun. Mm. And she always, lagi siyang may gusto matutunan. And one thing na proud ako na natutunan niya is sa business. Kasi before wala talaga siyang pakialam dyan or she tries. Tapos self-taught natuto siya maging business person, no? Dati talaga wala talaga. Talaga ano, wala, hindi siya marunong mag-handle ng money. Mm-mm. Tapos ngayon, kilala na siya as wise na Missy. Yes, grabe. Business woman. I'm so proud. Pero sa kay Chito ako natuto naman mag-ipon. Kasi diba, sa mundo natin sa showbiz, kapag kumita tayo niyan, ah, sige! Tapos makikita natin yung iba, since mahirap, ako galing sa'yo, tapos bilang, uy, ang ganda nung ano niya, parang, kailangan mo rin mag-invest sa sarili mo din, diba? Kasi syempre, laking ukay lang ako, parang ganun. So, yeah, kaya ngayon, nung sinabi mo yan, nung naunawa ako nung naging artista ka and you started earning, not naman malaki, pero just enough, gusto mo agad ibili ng something that will, yung kasi nga feeling niya depressed. Kumain sa mga wala namang ganun dati. Alam mo, hindi mo na-experience. Oh, oh. So minsan, nung nag-start tayo, diba, hindi pa dumadating sweldo mo, alam mo na kung saan may gagastos. Oo, parang, huwag kang ganyan, wala pa yung pera. Darating naman sa kinsellas, parang hindi mo dapat gagastusin yung pera na hindi mo hawak. At pag may hawak kang pera, itatabi mo yung, kunwari sabihin natin, 70%, tapos yung 30%, iyon lang yung, kunwari iyon lang yung pera mo. So dun si Chito pumasok na parang, gusto ko niyan, Dad. Sabi ko, kasi si Chito, kuripot talaga. Pero pag may kuripot talaga siya. Tawag nito, parang sabi ko, gusto ko yan yung meron kang ipon sa bangko, tapos nakakapag-invest ka, tapos kaya mo pa rin yung luho mo. Sabi ko, turuan mo. Kaya nga, gusto ko Dad. Sabihin, sabi mo kasi kuripot ako, hindi naman ako kuripot. Kumbaga, I don't... Hindi, hindi siya mahilig malibis mga friends, parang gano'n. Kasi... sa family ko, nandilipi ako. Sa friends ko, the reason why I don't treat them, because they earn as much as I do. Alam ko kasi kanya-kanya talaga. Kahit piso sa kanya, sa parokya. Kasi sa TF namin, we get sobrang divided by exactly, diba? Down to the last centavo. So pag gumastos kami, ganun din sila. They don't expect me to treat them. Pero hindi ko dinideprive ng luxury tayo. I'm just smart with what we spend on. O saka hindi rin naman kasi naman si Chito parang araw-araw ito nga libre nga lang t-shirt nito. Sabi ko, at kapitin na kita ng t-shirt, bakit yan yung t-shirt at dinala mo? Uy, pero guwapo pa rin. May butas kaya sa likod to. Hindi, pero nakakatuwa kayo kasi tinuturuan niya yung isa't isa kung paanong sistema sa pera. Pero gusto ko lang din tanungin, kayo ba yung pera ninyo sa inyong mag-asawa o meron kayong sariling pera? Hindi, syempre, yung pera bilang mag-asawa, legally, di ba? Yes. Combine talaga yan. Oo. Pero I let her handle her money para gawin niya kung anong gusto niyang gawin. And I handle also my money. Pero sagot ko naman, I'm the provider of the house pa rin. Yes, ako pa rin bahala sa bahay. Pero kunyari, may gusto siyang pag-investan, tatanungin niya ako, consult niya ako, pero gagawin, may sarili siyang, kunyari, gusto niya maging partner sa restaurant na to and I don't feel like it, siya lang mag-invest dyan. Oh, pera mo. Parang ganun. So you let her decide for her own. Basta pera mo. Sabi niya, pera mo yan. Tsaka hindi, pero bago mo gawin, sasabihin mo muna sa akin para siya may defense muna, sasabihin na ito yung mga ganyan. Kunwari, may gusto po akong i-invest na, or kahit anong negosyo, may gusto kong binili na property, tatanong ako sa kanya. So para siyang dean. Ako yung estudyante na parang ang dami niyang questions. Kapag alam kong ready na akong bilhin o pumasok sa negosyo na yung pag nasagot ko na lahat ng mga questions niya. Grabe. Ganun siya. Mayroon palang form na. Yeah. So, dense lister ka pala. Yes. Well, joke. Totoo. Habang mo, ha? Naipasok mo pa yan. Totoo po. Totoo. Dense lister siya sa masters niya. Nakakatuwa. Ang cute niyang dalawa. Ang cute-cute niya talaga.